Puno ng saya at pasasalamat sa Diyos ang ordination service para sa isang pastor sa Southern Luzon Mission. Ang ordination o pagbubukod kasi ay isang mahalagang yugto o milestone sa buhay ng isang manggagawang pastor ng Seventh-day Adventist Church at ito'y kinapapalooban ng mga importanteng bahagi sa kanyang paglilingkod. Kilalanin ng bagong ordinadong pastor sa Balitang May Pag-asa ni Catherine Rafalio. Thanksgiving Fellowship and Ordination Service ni Pastor Gregorio Olivan III ang sinagawa dito sa Sorsogon City. Ito ang aking ulat. Ang isang ibinukod na ministro ay isang taong pinahintulutan ng simbahan o iba pang relihiyosong katawan, karaniwan ng isang Kristiyanong dominasyon na magsagawa ng iba't ibang espiritual na gawain tulad ng pagbinyag, pagkasal at higit sa pangkalahatan ay nagbibigay ng espiritual na patnubay sa lokal na komunidad. Ang buong distrito ng Central Sorsogon ay masayang dumalo at pinangasiwaan naman ang pamunuan ng North Philippine Union Conference at Southern Luzon Mission ang nasabing espesyal na pagbubukod kay Pastor Gregorio Olivan III. Ako'y lubos na nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan, lalo tigit sa araw na ito na ako po ay bago ordina. So ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat ginabayan niya ako sa aking paglilingkod. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At ngayon ako po ay naitalaga sa harapan ng Panginoon. Ako po ay maglilingkod sa ating Panginoon ng may pagtatapat sa kanyang banal na gawain at patuloy na maglilingkod sa kanyang gawain hanggang habang kami ay may buhay at may lakas at hanggang sa dumating ang ating Panginoong Diyos ay aming ialay ang aming buhay sa banal na gawain ng ating Panginoong Diyos. Isa din sa mahalagang parte ng paglilingkod ng isang pastor sa distrito ay ang suporta ng kanyang asawa. Bilang kasama sa buhay, batid din ni Ma'am Angel Olivan ang kanyang mabigat na misyon kasama ng kanyang asawa. At ako din po bilang kanyang asawa ay itinalaga sa araw na ito na maging kasama niya sa paglilingkod na ito. So bilang asawa ng pastor ay aking gagawin na aking tungkulin sa aking asawa at higit sa lahat sa ating Panginoon. At ipinapangako ko na susuportahan ko siya bilang kanyang asawa sa paglilingkod na ito. I will go with my husband. Well, ang ordinasyon o yung pagbubukod ng isang manggagawa, ito ang pinakalundo ng kanilang pagkatawag at pagkilala ng iglesia sa kanilang kakayanan at maging sa kanilang dedikasyon sa gawain ng Panginoon. Kay Pastor Greg, bilang bagong ordinado, ang aking patuloy na idinadalangin kung paano ang dedikasyon niya sa gawain sa pasimula ng kanyang paglilingkod, ito nawa ay magpatuloy at lalo pang maging mainit siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa mga distrito, hindi po kayang gawin lahat ng ating pastor ang gawain kung wala po ang inyong pakikisa. Kayo ang siyang magiging katuwang para ang gawain ay mapabilis ang pagpapatupad at pagkatapos nito. Pagkatapos ng seremonya ay masayang na isagawa ng bagong ordinadong pastor ang unang pagbibinyag bilang pagtugon sa kanyang gawain. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon na siyang naglalagay sa bawat isa sa mataas at mahalagang paglilingkod. Mula dito sa Sorsogon City, baluwarte ng Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Catherine Olikino Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.